Ito na nga tanghin nyo. Pinag-uusapan natin yung mga kaganapan kapag Pasko, na kapag, di ba, pagsapit ng December, sunod-sunod yung mga inaanak natin na nagpaparamdam sa atin. May diba, nagparamdam na ba ngayon sa'yo? May mga nagtetext eh. Ninong. May nagpakita na ba sa'yo ng video ng inaanak mo? May mga nagpaparamdam eh. May nag-text, may nag-message. Ay, Ninong, kumusta ka na? May isa pang nag-text, sabi niya, hindi naman kami pupunta sa bahay niyo para manghingi ng aginaldo. Pwede bang mga ruling na lang daw? Ganon din yun eh. Pumunta ka sa bahay para, syempre, may ina-expect ka. Ganon din yun, hindi ka direktang nanghingi ng aginaldo, di ba? Nangaruling ka, yun din ang labas nun. Sabi ko nga sa'yo, mag-Facebook live ka na lang, tapos parapol sa mga inaanak. Tapos lahat mong i-invite mo doon yung mga inaanak mo yan, kasi pwede naman yun eh. Oo. Selected yung crowd pwede. Mo eh. Pwede rin. May nag-suggest nga eh, may nag-comment kanina sa una nating tambalan. Pwede ding draw lots. Uh-huh. Mayroon kang ruleta sa spin the wheel. So uh-huh. Pwede ring ganun, may ruleta ka sa bahay niyo. Ano ba, letter lang, letter M o yan, yan. Mga M diyan mamili. O di kaya naman, doon sa ruleta, merong option na better luck next time. Gusto nyo ba yun? Nag-i-evolve, di ba? Para hindi direktahang bigayan ng pera pagka, ano, pag Pasko. O sa mga mangangaruling naman, yung mga nagpaparamdam na pupunta sa bahay namin ni Tanghenyo para mangaruling, alam nyo, sa sobrang bait po namin, lahat na nangaruling sa amin, pinatawad na namin. Kumitsan, yan din ang hindi ko maintindihan sa ating mga Pinoy. Di ba, yung karuling dapat kakanta. Yung may nakikita ko, yung mga bata pinagsusuot ng mga dancer. Oh. Tapos magpapatugtog. Oh. Pangangaruling ba yun? Tama ka dyan. Yung mga nangangaruling, hindi na singers, dancer na ngayon. May mga drum beaters. Oh. Parang ko, karuling ba ito? In fairness, nag-evolve ba? Oo, ang gagaling ni sumayo ng mga bata. Ah. Magugulat ka, meron silang bit-bit na speaker. Uh-huh. Merong, minsan nga may microphone pa eh. Kasi uh-huh. usong ngayon may mga Bluetooth na microphone. Uh-huh. Magulat ka na sa harapan ng bahay mo, parang may nagpa-party bigla. Meron pa nga bumubuga ng apoy eh. Pasig laban. Ano ba to? Dinagyang festival? Hindi, totoo. Ganun ang nangyayari. Ha? Baka sa mga nasa probinsya, baka wala pang ganyan. Pero dito sa Manila, kanilasa nakikita mo yan. Pambihir. Mga ngaruling may dalang speaker, may pabuga pa ng amoy, ng apoy. Pero na-appreciate naman namin yan. Kasi hindi kaya biro yung bata, pawisan-pawisan na. Bibigyan mo lang ng ano, ng 2 piso. Kaya sabi nila, gagalingan natin para malaki din yung maging collection natin. Ang problema din naman, kawawa ka, halimbawa, mantuwa ka doon. Magbibigay ka, halimbawa, sabihin natin 500. Oh, laki nun ah! Siyempre, maraming grupo yan. Eh, kukwento doon, doon sa bahay na yun, 500 binibigay. Tama, di magtatawag na to. Uy, bukas pumunta kayo doon, malaki magbigay 500. Tsaka may handler din sila, napansin ko. Oh, meron. May leader sila eh. Tapos, ihati-hatiin niya yung patmani. O, ito sa'yo. Samantalang dati, nung panahon natin, kapag nangangaruling tayo, dala lang natin nun. Either kutsara tinidor, uh-huh. o kaya mga pinitpit na tansa na inalambre mo. Oh, buti pa nga dati sa panahon natin na nagpipitpit ka talaga ng tansa. Ngayon, Oo. Meron nga, kamay na lang eh. Papalagpak na lang. Ang Pasko. Kitinamad na. Ito kaya, di ba, ewan ko, na-experience mo din tanghen. Yung may mga dalang tambol, uh-huh. pero mga DIY na tambol uh-huh. din. Ha? Parang mga ano yung pa. Yung mga lata ng gatas. Oh, yun, isa tapos din yun. Ng ano. Plastic. Uh-huh. Tapos may, ano, may elastiko sa gilid. Uh-huh. Tapos ginagawa nilang drum. Uh-huh. Pwede rin. Oh. Di ba, DIY, kanya-kanyang ano to eh. Para-paraan, para makadiskarte talaga pag Pasko. Tapos yung mga nanay natin, uh-huh. lahat ng mga pinangarulingan natin, uh-huh. lahat ng aginaldo na kuha natin sa mga ninong at ninang, sabihin ng nanay natin, anak, ako na magtatabi ng...
alarm na din. Oh. In fairness, hindi matara yung nanay natin ng mga panahon na yan. Anak, baka ano, ako na magtatabi ng ano. Baka mawala pa yung pera mo. Alam nyo, nang natuto na kami. Scam yan. Natuto na kami sa mga ganyang bagay. Dati pag humihingi ka ng pera, ang galit-galit sila, di ba? Pero nung nalaman nila na mapera mga bata kapag Pasko, oh, anak, ako na magtatabi ng pera mo. Baka wala pa. Lahat ng pinatabi mong pera, wala na. Sabihin, nabili na natin ng ulam, tumigil ka dyan. Ikaw pa may kasalanan. Oh. Ikaw pa masama. Iwanin natin, cute-cute nila, di ba? Sino to nanguha ng pera mo? Pag sinigil mo na yung pera mo, oh, ay bibintang lahat. Eh, yung pinakain ko sa iyo, pinagatas ko yan. Yung binaon mo yun, yun na yung pera mo, di ba? Yun yung napag-aginalduhan mo, yung araw-araw na baon na binibigay ko sa'yo. O yung kinain mo mansanas, yun na yun. Cute-cute talaga ng mga nanay natin. Kung pwede ka lang magali talaga yun. Kaya siyempre, nanay mo, di mo pwede pagalit. Di ba sasabihin ng nanay mo? Di ba, ito nga, ewan kung na-observe mo, ah. Yung nanay mo ba, kung naalala mo pa, di ba pag nakakita ng daga, sabihin, mabait? Di ba ganun yung mga nanay? O, tumayin, nandiyan yung mabait, ha? Bakit? At tawag sa'yo, demonyo. Ay, dumaan na si mabait. Pag ganit na ganit si demonyo. Demonyo kang bata ka. Hayop ka, chichinilasi kita. Pero pag mabait, grabe. Pag nakakita ng taga-tawag mabait. Tapos sarili ka na kayop. Cute nila, di ba? Ay, ang bait na ng mga nanay natin. Ang cute-cute ng mga nanay natin. Ay, nako. Nakakatawa naman yung message na itong kabisyon natin. Ang saya-saya nyo naman. Pangarap ko po na magkaroon ng ganyang klase ng trabaho. Parang yung trabaho na nag-e-enjoy lang kayo. Alam mo lang. Kung, sabagay, kung minsan kasi may mga bagay na tinakala ang saya-saya. Hindi mo ba alam na tumatawa kami dito si Chris, ang sakit ng lalamunan. At sa akin, sakit yung bewang ko. Pinipilit na namin para makaraos. Wala kasi si Nicole. Nahihirapan na kami. Ito kasi yung partner namin pala absent. Ano, palitan tayong tatlo? Last week si Tangenyo. This week ikaw, next week ako. Ganito talaga, akala nyo masaya. May karamdaman din kami. Kasi, eh, yung alam na pagpatay itong mikropono, problema kami sa mga bayarin namin. Yung mga chicken at napatalbog na. Tama. Kasi nakikita nyo lang yung tawanan namin. Ang di nyo alam, yung pumuputok yung batok namin, ang sakit na likod namin. Paus kami mamaya, ganon. Si Totoy Batongan, hindi nakapasok nung isang araw. Oo. Kasi nadali din yung bewang. Kasi oh, kasi yun nag-message, sabi niya, grabe yan, ang saya-saya niyo naman. Sana ganyan din yung trabaho ko, nag-e-enjoy lang. Masaya naman, in fairness. Nag-e-enjoy naman kami sa ginagawa namin. Pero wag niyo isipin na laging ganito all throughout. Sa buong maghapon, sa 8 oras na pagtatrabaho, hindi naman kami may tumatawa ng ganito. Ano kami, buwang? Mahirap din, abuti nga ito, tambalan eh. Okay, misang trio tayo, di ba? Uh-huh. Mahirap ito pag isang DJ. Uh-huh. Isipin mo, tatawa ka mag-isa, gawin mo yun. Araw-araw, ewan ko na lang kung di ka mapagkamalang baliw. Di ba? Misang ginawa ko na nga yun dati eh. Kinakausap ko yung sarili ko. Nararamdaman kita. Binder than that ka. Ginawa mo rin yan dati, di ba? Kasi part ng training yun, eh, kailangan kang matuto. Uh-huh. So, hindi mo naman pwedeng ano, laging may kausap. So, sa bahay, kahit mag-isa ka, kakausapin mo yung sarili mo. Tama yung pag-practice. Harap ka sa salamin, kausapin mo. Pero tinigil ko na. Hindi na maganda yung kinalalabasan.
sumasagot kayo. Sabi nyo, nakakakita sa akin. Hindi mo nang maganda nangyayari sa taong to. Hindi magandang senyalis yung nakikita ko. At saka tinigil ko na rin. Kasi hindi na kami batin yung sarili ko. Nag-away kayo. Baliw talaga. Inaway yung sarili, hindi na kinausap. Ano, gusto mo ba yung gandong trabaho? Tapos pag nanood ka ng sine, nagdodiskusyon ka sa sarili. Tatalo ka pa. Ay, hirap na trabaho to, baliw. Nakakabaliw, hindi nyo lang alam. Masayang ano, masayang panoorin, masayang pakinggan. Pero syempre, normal na tao, normal na mga mga trabahador din po kami na may mga pinagdadaanan din, may kalungkutan, may problema din. Well, sa kahit sa anumang trabaho na meron ka gayon, may way naman talaga nga maging masaya kayo. Kumbaga, it's up to you kung paano mo ma-lighten up yung klase ng trabaho na meron ka. Totoo ka diyan. Ito ba 'yung pinangarap mong trabaho, Tanghenyo? Oh, well, sa akin siguro. Ikaw pinangarap mo. Oo, pinangarap. Ginusto ko talaga siya. Pero yung mga pinag-aralan natin, hindi natin nagagamit. Hindi masyado. Kasi ibang-iba talaga yung konsepto sa in-apply, sa totoong nangyayari. Na, although, siyempre, may mga ilan na nagamit natin kapag nandito na tayo. Ako, ginusto ko itong trabaho na to kasi talagang una, nakikita mo masaya eh. Masaya. Tapos, siyempre, music lover tayo. So talagang mag-e-enjoy tayo sa ginagawa natin. Tama. And this goes out sa lahat ng mga mag-graduate pa lang ha, na yung natutunan nyo sa school, hindi yan mismo yung pagdating sa reality. Ganun mismo. Kumbaga, magka-calibrate ka pa kung ano talaga yung totoong kaganapan. Totoo yan. Although, again, may mga ilang magagamit, pero iba pa rin talaga pagdating sa actual eh. Parang halimbawa, yung pag-mascom ka, di ba? Paano tituruan ka dyan sa school kung paano mag-newscast? Yung pagsabi news guys, ay para sa ating mga balita, hindi naman dito nangyayari. Yung tinuturo sa school, yung tumutono ka, di ba? May tono. Kamusta mga kaibigan? Kayo pa rin nakikinig dito sa Love Radio. Yun yung tinuturo ng teacher. Pero pagdating sa actual world, matututo din kayo, syempre. As you go along, ma-rediscover nyo, ay, ganito pala yung tamang diskarte. Lahat naman to, yung pagtawa namin sa sarili namin, yung mga bitawa namin, yung mga saluhan ng mga host, natututunan yan paglipas ng mga panahon. So yun. Kung iniisip mo masayang trabahong ito, masaya. Tama ka sa napapanood mo, sa napapakinggan nyo, masaya itong ginagawa namin. Nakakabawas ang problema kung may pinagdadaanan ka tapos ganito yung ginagawa mo everyday, nakakatulong siya in a way. Alam mo, isa sa mga requirements na siguro pag gusto mo pumasok sa industriya ng entertainment dapat medyo siksik yung personal experience mo. Yes. Kung baga more on streetwise ka, yun ang advantage mo. Kasi totoo ka dyan. Mas makaka-relate yung mga nakikinig sa atin, yung napagdaanan mo at napagdaanan din nila. Correct ka. Dapat great observer ka. Kasi hindi ka makakapagkwento sa radyo kung hindi ka marunong mag-observe. Kaya nga, ang ginagawa ngayon ni Chris, binabarkada niya lahat ng klase ng tao, kriminal, para may matutunan. All walks of life, hindi pwedeng isa lang. Kasi wala ka bang ikawento eh. So alam niya na kung paano mag-isip utak kriminal. Yung mga maka-Diyos. Lahat yan, lahat. Kailangan mong matutunan. Masaya, masaya ang trabaho ito kung yun yung nakikita mo. Alam, bilis na ba ng oras? Enjoy your weekend, mga kabisyo. Ikaw din, Tanghenyo. Ipahinga natin ito para baka mamaya absenta naman si Nicole sa Lunes. At least meron mga... Patuwa ka. Tumutuwa ako kasi wala ako nakikita. Parang sarimanok ngayon. Si Manok pag na naman, si Manok tuloy. Magagalit na yun. Kamusta ka na, Manok? Si Manok tuloy na banggit ko. Si Nicole kasi pag pumapasok, alam mo, parang lagi may sari Manok. May pakapa. Alaki ng headband. Alaki ng hikaw, kala mo. Pampahiyas festival.
Ganyan talaga, partner, pag-upset, ikong pulutan. Enjoy your weekend, mga kaibigan. Maraming salamat sa iyo, Tanghenyo. Manatili na katutok ka dito lang sa Estasyong Patok na Patok. Ito ang estasyong bawal